Naglingkod at namigay ng ayuda sa mga naging biktima ng sunog sa San Isidro Parañaque ang PCC Seventh-day Adventist Church (ACS). Ang kanilang tulong ay masayang tinanggap at ipinagpasalamat ng mga taga-roon kasama ng pamunuang barangay. Nagbabalita si Jason Lucino. Pinangunahan ng PCC Seventh-day Adventist ang pagtulong sa mga nasunugan sa San Isidro, lungsod ng Parañaque. Sa bawat kaganapan sa mundong ito, may mga pangyayaring di maiwasan na maglaho sa isang saglit ang lahat ng iyong pinaghirapan dahil sa sunog. Ngunit, may pag-asa pa rin bumangon at magsimulang muli dahil may buhay pa at sa biyaya ng Diyos. Ikadalawampu ng Hunyo 2022, 152 na pamilya ang mga nasunugan at nawalan ng kanilang tirahan sa San Isidro, Sitio Fatima, Parañaque City dahil sa sunog. Ang Parañaque Center Seventh-day Adventist Church, sa pangunguna ng ACS leader na si Sister Joy Junio at sa pag-assist ni Pastor Jojo Solabo at Pastor Rene Montoya, ay naipaabot ang tulong mula sa tanggapan ng CLC at mga nagbigay ng tulong para sa mga pamilyang nasunugan. So mga kaibigan, nalito po tayo sa Barangay Isidro upang tumugon sa pagtulong sa nasunugan. Nakita natin ang mga tao rito talagang nailangan ng tulong at isang oportunidad na makapagpabot ng tulong sa kanila. No, na magkaroon ng pag-asa sa kabila ng sunog na kanila pong naranasan. Kaya July 2, 2022 ng hapon, bago isinagawa ang pagbibigay ng tulong kasama ng mga kapatiran ng PCC, pinasimulan ang program sa pagpapakilala ni Sister Joy Junio, awit ng mga kapatiran, panalangin ni Engineer Ton Lucenas, maikling pananalita ni Pastor Jojo Solabo, at sa pangwakas na panalangin ni Elder Lindon Sitjar. At pinasimulan ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng sunog. Ganun na lang ang pagpapasalamat ng mga tumanggap ng tulong at may pag-asang harapin ang buhay na may pag-asa. Ang programa ay dinaluhan din ng kanilang barangay captain at mga kasamahan sa DSWD ng barangay. Ako si Jason Lucino, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News.